Now, tuloy-tuloy lang tayo tumulong. Now, ngayon, tutulong naman tayo para sa mga, ilan tong nanonood ngayon? 3,600 na tayo. So, guys, ito ha. Actually, tonight, mabilis lang tayo. Siguro, around 20 minutes, tapos na to. Itong i-announce namin. At lahat kayo, to all the bravest dreamers, ang, of course, andito kayo to actually be able to get your dreams and of course at the same time to learn not just in business but yung journey ng life ninyo dito, yung experiences. Gusto ko lang malaman nyo na yung pinasok nyo dito, number one, sabi ko nga, you are our business partners, family namin kayo dito, pamilya tayo dito, and gusto ko makita nyo na itong gabi na to, how we value yung company natin at kayo, through the means of what, guys? Kasi, guys, in every business, laging may challenges. Di ba? Alam nila Sir Jeff yan. Alam nila Sir Rene yan. Lagi tayo may mga challenges. But, guys, yung mga challenges na yon, if you have a great leader na kasama and a strong leader, yung mga challenges na yan, definitely ma-overcome natin. At, mag-i-improve pa tayo. You'll be able to improve better and better and better, di ba? So, ngayong gabi, kaya ako sobrang excited and sobrang na-amaze ako. Guys, sabi nga natin, pag ang puno mabunga, binabato yan. Tama ba, Sir Jeff, Sir Rene? Tama, boss. Tama po, boss. Diba? Tama po. Pag mabunga yan, talagang lahat, all eyes, dyan nakatingin, di ba? And katulad sa nangyari sa copper mask natin, sobrang sumikat. Do you agree, Sir Jeff, Sir Rene? Yes, boss. Yes po. Sobrang sumikat and at the same time, talagang sobra talagang sinakyan ng napakaraming tao. Maraming mga sumakay na alam nyo na, di ba? Na gumawa ng mga agenda against us. Okay. Pero along the way, naging learning rin sa amin, sa atin itong lahat, na pag talagang sumikat ka, yan talaga yung kapalit. Maraming kalaban. At ganyan din sa buhay, guys. Pansinin nyo, kung wala kayong sinabi, say for example, nagsisimula pa lang kayong magtrabaho o kumita, pagka hindi ka pa nakakarating doon, okay, at nandito ka pa lang, walang pumapansin sa'yo. Do you agree, Sir Rene? Sir Jeff? Tama po, boss. Wala silang. Pero pag umaangat ka na, tama, marami nang naiingit sa'yo. Tama, mali? Tama po, boss. Tama po. Diba? So, part yan. Alam nyo, kwentuhan ko lang kayo ha. Kasi mahal na mahal ko tong copper mask natin. Okay? Never ako nagsalita about dyan sa ating, sa butas ng copper mask natin. Diba? Pero ngayon, at pati sa pag-enclose natin, yung pag-improve. Diba? And, mabilisan lang to. Okay? Mabilisan lang to. Nagkukwentuhan nga kami nila Sir Jeff. Sir Rene, di ba? Bakit ba dati nung unang nilaunch to may butas? Tama? Sir Jeff, naalala mo? Tayo nila, Doc? Yes, boss. Nung initial na nilaunch natin siya, diba? Meron siya talagang, oo. Yes. Design. You know, I want to be honest. Nung unang design, di ba? Maraming lumabas sa market na may mga valve. Do you agree? Di ba? Yes, may mga valve para makahinga. So, nung una, we know na
sa una, ito yung mga unang, kumbaga sa negosyo, ito yung unang series. Di ba? Kumbaga sa kotse, ito yung manual edition. Tama? Correct, boss. So, correct. But along the way, alam mo maganda, nung nagsabi na, nung along the way, nakikinig tayo sa mga tao na at sa mga experts na kailangan natin i-improve. Di ba, Sir Jeff, naalala nyo? Nung una, ang WHO, hindi pa nila directly nung nagkaroon ng close down. Guide mo lang ako dito, Jeff, if my, yung mga facts ko ay tama. Tama po. Di ba? Nung una, nung unang lockdown, hindi pa alam kung immediately airborne ang COVID. Do you agree? Tama, boss. Di ba? So that is the reason kaya nung unang version natin eh walang butas. Ay may butas. Kasi wala pang nakakapag-confirm sa atin na airborne 'yon. Di ba? But along the way nagkaroon ng mga study, nag-improve tayo at enclosed na. Tama, Sir Jeff? Tama po, boss. So doon mo makikita na we're listening and nakikinig tayo sa mga experts at nag-a-adapt tayo. Ngayon, ang maganda ngayon, may na-realize kami nila, Sir Jeff, Sir Rene. Aside sa pag-adapt sa negosyo, guys, katulad nyo, nagne-negosyo kayo. Dati, guys, hindi naman kayo marunong magbenta ng siomay, pero nag-adapt kayo. Hindi kayo marunong ng tok-tok. Maging delivery operator pero nag-adapt ka. Dati mahihiyain ka pero naging mas malakas ang loob mo ngayon, nag-adjust ka. Tama? Sa negosyo, talagang in business for you to succeed, kailangan mag-adapt. 'Di ba? And na-realize din namin along the way, naka-adapt yung Copper Mass sa changes at actually lumakas pa lalo. Pero ngayong gabi na to, dito nyo makikita how we value so much na yung product natin na kahit stylish, kahit na enclosed na siya, gusto namin kayong bigyan ng something na mas mapaproud kayo na nag-dig deeper kami na aside sa artista, aside sa mga endorsers, meron kaming ginawa na sa tingin namin, sobrang mapaproud kayo. Sobrang ma-appreciate nyo. Na pwedeng hindi na namin gawin, pero ginawa namin. And guys, alam nyo ba, na aside sa marketing, napaka-importante ng research. Do you agree, Sir Jeff? Research and development. 100% po, boss. Agree, boss. Agree. Maraming produkto, puro marketing lang. Puro hype, puro endorse. Eventually, na-realize namin ni VP na maganda ang product natin. Quality, stylish, at the same time effective. And napakaraming gustong gumamit, natutuwa sila. Pero meron palagi kami nag-iisip na how can we actually push it further. Kasi mapansin niyo yung mga boss nyo, kung nandito na tayo, ayaw pa namin tumigil. Kailangan itaas pa namin yung standard natin. Kailangan itaas pa ulit. Because that's what life is all about. Kailangan mo i-challenge yung sarili mo. Kaya nagkaroon ngayon ng electric car na dating wala. Kaya ngayon, nakita nyo yung SpaceX lumilipad na diretso sa Mars. Because as an entrepreneur, as a businessman, we have the commitment dapat to improve. Di ba? Nag-gets nyo, Sir Jeff, Sir Rene? Di ba? And we have to innovate and adapt always. So, and one thing that is very important now is we need to value product research. Di ba? Science, kumbaga. Makikita nyo, napakagaling natin sa marketing and all, na bless tayo dyan kasi nandyan kayo. Di ba? And risk takers yung mga boss nyo, risk taker talaga sila. So,
paano pa natin may improve yon, eh ngayon may na-discover kami. And itong na-discover natin, na-realize natin na number one, kailangan natin ng mga product research. Number two, kailangan natin ng mga important facts na hindi lang basta endorser, we need facts. Di ba, Sir Jeff? And dun sa mga facts na yun and sa research, kailangan natin ng mga, number three, verified results. Yes po, boss. Tama po. Di ba? Kailangan natin ng research team, kailangan natin makapag-come up ng mga important facts for our products and verified test results kung gaano kaganda yung produkto natin. And I believe dapat din, number four guys, kailangan din yung magiging partners natin sa research na to ay yung mga world leading testing and research facilities. Take note, ah, world leading, no, testing and research facilities sa buong mundo. So ayan, 4,000 na tayo ngayon, no guys. So kumbaga doon namin na realize na meron pa palang i-improve. Meron palalong magpapalupit sa mga minamarket ng mga taga JC, taga mga online franchises. And yung apat na sinabi ko, that we need to value research, we need to create, we need to come up with important facts, and we need to get verified test results, di ba? And from world leading testing and research facilities dapat yan, di ba? So pero ngayong gabi na to, kaya ako na-excite at kinikilig. In 15 to 20 minutes, guys, you can record this. Ang magandang magpaliwanag dito na kasama natin at nakikinig tayo sa expert, gusto kong i-invite na ngayong araw na to, walang iba kung hindi yung Sir Jeff, yung pakilala mo. Yung yes po. Medical. Yan po. Yung ating medical practitioner, medical director po dito sa ating company. Guys, let's all welcome ang gwapong-gwapo, ang batang-bata na si Dr. Victor Escueta, MD. Yes! 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 The penetrator. Yon! Nako, Doc. Good morning sa'yo, Doc. Hello. Teka muna. Sobrang excited ako. Good morning, Doc. Apo. Teka muna. Tanggalin ko itong aking copper mask. Yeah. At talagang I use this every day. No. Boss, yeah. First of all, thank you very, very much for inviting me again. At excited ako dahil napakaganda po nito i-share ko sa ating mga listeners. Napakaganda nito. Ito po yung ating matagal ng hinihintay. At hindi alam na marami na talagang JC is into developing research. Hilig na hilig ko po yan eh. Yan po isa sa mga interest ko, research and development. Kaya po, yan po yung aking isa sa mga ginagawa bilang isang doktor. At it's always a pleasure na ma-invite po ninyo ako at mag-share po sa mga listeners about health. Lalo na itong i-share po natin ngayong gabi na pakaganda po nito. Ay nako, ito na po yung... Excited ako, kumbaga... Kumbaga sa boss, ito yung magpapatigil sa mga nagpapakalat ng mga maling information about copper mask. Yeah. Simulan natin, Doc. Kumbaga, gusto ko sanang i-explain sa kanila and ipakita everything, pero you would be in the best position to explain, and dito namin, ito yung moment na we know how to listen sa mga experts. Sige, thank you, Doc. Sige po, i-share okay lang, Doc, lang po. Magtatanong-tanong kami, Doc, ha? Opo, sige po. So, guys, welcome po sa ating very short presentation lang po ito. At ito po ay malaking maitutulong sa mga, especially sa our greatest streamers. Ito pong kaalaman, i-share ko po sa inyo, itong result po ng test
na ipinagawa po ng Tracy para po masagot yung marami pong mga maling information na ipinapakalat po ng mga tao na hindi naman po nakakaalam tungkol po sa ating product. So, sige. Para po tayo matapos po agad, i-share ko po sa inyo. Ba't ayaw umusad? Ayaw umusad yung ating... Ibang makiklik. Kayo, Dog, boss. Ikaw ba ang taga-click o si Ayen? Ako po. Kaya lang, pero bakit ano? Ayaw siya kumanda. Ayun, ayun. Sorry. Wait lang po. I-share. Okay. Baka iba maklik mo dyan, ha? Hindi, ano, Doc, ikiklik mo mismo yung screen. Apo, na-excite lang po ako kasi kanina sinabi ni Sir Jeff na penetrate. Ano po ninyo na-research na ako isang star player ng basketball? Lumabas po sa Google, Doc. Ayan, Doc. Magaling kayo mag-penetrate. Oo nga po. Ayun, ayan na. Not. Doc, mukha ko yan eh. Ayan. Okay. Yun, okay. So, ayan. Doc, iliman natin. Saka... yung akin. Sige, bilisan natin, Doc. Thank you, Doc. Apa. So, para po mas maintindihan nyo yung aking i-share sa yung hapon. So, gusto ko na kayong bigyan ng mga konting basic information about microbiology. So, ito pong kumakalat ngayon na COVID-19 ay isa sa mga pathogens. So, pag sinabi pong pathogens, ay ito po yung anything na nagdudulot ng sakit. Patho meaning disease. Gen, origin. So, ano po yung mga nabibilang sa mga pathogens? Viruses, bacteria, fungi, mga protozoans, yung po mga microorganisms. Siya po yung nagdudulot ng pathogens. So, may mga tinatawag na non-pathogenic at mayroong mga pathogenic organism. So, okay. meron po tayong mga microorganisms sa katawan pero hindi nagdudulot ng sakit. So ito yung mga tinatawag nating mga katulad po ng mga lactobacillus. So sila po ay mga non-pathogenic. Pero kapag sumobra din naman yung bilang nila na dapat lang na nasa katawan natin, nagiging pathogenic din sila. So ito yung tinatawag nating mga normal flora. Okay? So dyan po nabibilang yung mga pathogens, mga bacteria, viruses na nagdudulot ng sakit. So anong sakit? So pag viral, siyempre, bacterial, ang dami kayong mararanasan. Pwedeng sasakit ang ulo, magkakaroon kayo ng lagnat, pwede po kayong magkakaroon ng mga problema sa mga metabolism po ninyo. So magkakaroon kayo ng pagtatae, pagsusuka, maraming sintomas ang pwedeng itulot ng mga pathogens. Okay? Yan. So, itong mga malimit na nakikita natin sa katawan natin, ito yung E. coli or Escherichia coli or Staphylococcus aureus. Ito yung ginamit kasi sa test. Kaya po ito yung ating ibabahagi sa inyo. At sila po yung representative ng kinabibilangan nilang mga families ng bacteria. So, yung E. coli, representative po yan ng gram-negative na mga bacteria. At yung Staphylococcus aureus, sila naman po yung representative ng gram-positive. So ano ba yung gram-negative, gram-positive? May ginagawa po kaming test sa laboratory na kapag yung bacteria, mayroon hinahalo po kaming dye, kulay blue. So kapag po yung bacteria ay naging blue, siya po ay kasabihin na gram-positive. Yeah. So yung bacteria kapag naging pink, siya po naman ang basa sa kanya ay gram-negative. So bakit ganon? Kasi may pare-pareho silang character traits at properties sa kanilang mga cell wall, sa kanilang mga cells. Kaya pare-pareho yung kanilang reaction. Uh-huh. So sa test na ginamit po dito sa ating research na ginawa, magiging pareho din po yung result kung gagamit po tayo ng iba pang klaseng bacteria na gram-negative at gram-positive. So sila po yung ginamit na mga representative na mga microorganisms. Okay. Tsaka, Doc, ito yung pinaka-common na bacteria na Apo. Nakapaligid sa atin. Di ba itong dalawang ito? Apo. Yung E. coli, siya po yung malimit na andyan sa ating digestive system, the digestive tract. Sila po yung nagpo-cause ng diarrhea,
food poisoning, pwede kayo ma-food poisoning. Doc, sa... Doc, di ba yung E. coli, nakikita yan, Doc, sa mga pagka may pupo? Apo, apo. Di ba? Pag positive ang E. coli sa pagkain or sa Amerik, sabihin na contaminate ng parang na merong pupo, di ba? Apo. Kaya nga po, ito rin yung malimit na cause sa mga kababaihan na urinary tract infection. Kasi pag sila hindi masyadong cautious sa kanilang hygiene, eh, lumilipat lang po yan doon sa kanilang urinary tract, nagiging cause ng infection. Ng urinary tract infection. So, UTI. Umibig, tapos iniwan. UTI. Makaw! Sad life. Sad life. Ayos. Okay. So, Doc, tuloy kita talaga, Doc. Tuloy mga... mo, Doc. Tuloy mo, Doc. Ayan. So, nakukuha niyo po itong dalawa na ito, malimit sa mga panis na pagkain. O di kaya, ayan, mag-iingat po kayo sa mga malimit binibili niyo sa mga kalye-kalye dahil hindi niyo alam. Street food, oh. Apo, ilang beses na palang nainit-init yun. Kahit naman po sa mga ibang mga fast food, na siyempre, ito ay may mga food preservatives and food additives, hindi ibig sabihin na sila forever na hindi kakapitan ng mikrobyo. Tama. So, kahit na po yan naka-freezer, kahit na po yan naka-ref, pwedeng makontaminate pa rin yan pagka hindi labas na po sila sa refrigerator or sa freezer. So, sa tubig, so pwede po kayo makakuha ng ganito mga microorganisms. Okay, yan. So, yung Staphylococcus aureus, ayan, ito yung malimit na nasa respiratory tract po natin. Nakukuha lang po yun sa hangin. At ito po din ay malimit na giting cause ng skin diseases. Lalo na po sa panahon ngayon na sobrang init. Ang dami ko pong pasyente ngayon, lalo mga kabataan. May mga sugat-sugat sa ulo. Meron po mga galis-galis sa balat. May mga pigsa. Naku, yan po yung pigsa. Cause ng, opo, Staphylococcus aureus. Yan po yung... hirap i-pronounce, Doc, ah. Opo, Staphylococcus aureus. Pero okay. Parami pong strains ng Staphylococcus. Okay, isa lang po siya sa mga families. Okay. So, itong copper mask natin, ayan, dahil nga po sa mga kumakalat-kalat ng mga maling information na galing sa mga taong di naman po talaga well-knowledgeable sa ating ating mask, eh si La Boss Joe at saka si Boss Carl, siyempre nagtanong sa atin kung ano pa ang dapat gawin para matuldukan itong mga nagsasabi ng mga maling information na ito. So, pinatest natin. Pinatest natin. Una, may property ba silang pumatay ng bacteria? Pangalawa, meron ba silang kakayahang i-block yung viruses, bacteria, mga pathogens? At pangatlo, safe ba ito sa ating kalusugan kapag sinusot mo? Yan po yung sinagot ng napakagandang mga test na ginawa po sa ating copper mask. Yeah. Saan po natin ipinadala yung pagte-testing? Siyempre, hindi papayag si Boss Joe at si Boss Carl sa mga the best. Lagi pong the best ang pinipili ng ating pong mga boss para po sa ating mga product. So, isa po dyan yung SGS, yung Society General Surveillance, FITI, at saka po itong Guangdong Detection Center of Microbiology. Sila po ay ilan sa mga leading, world-class, credible sa mga testing, inspection, verification, at certification ng anumang product na nasa industry po. Hindi lang po sa mga copper mask, or sa mga mask. Lahat, anything, Doc, na ginagamit po natin ganyan, dyan po ipinagdadala. Yes, Doc, po, ADJ. Sorry for the interruption. May I add lang? Kasi nung ni-research ko rin itong SGS, FITI, tsaka itong Guangdong Detection, ang ganda ng characteristics nila, ng background talaga, track record talaga eh. Number one, alam nyo ba no, na itong SGS na to, ay ang head office nila, ang pinaka-headquarters nila, nasa may Seoul, South Korea. And this SGS has been established since 1965. Ganun na katagal. 1965, Jeff? Doc? Yes, boss. Oo, 1965 pa po, boss. At saka they have more than a dozen offices, hindi lang sa South Korea, pati nakakalat na rin sa iba-ibang continent sa buong mundo. Yeah. Ito nakakatuwa, boss. Nagulat ako na kaya pala itinatag itong SGS.
kasi ito yung parang tinatawag nila na quality control and assurance department ng Korea nung panahon na yun. Okay. Testing nila yung mga everyday no items, kitchenware, rubber shoes, apparels, even yung camping tsaka yung outdoor na damit natin, yung tela, pati yung seat belt sa kotse, tinetesting nila para ma-check kung yung mga materials na ginamit ay pumapasa sa standard for human safety. Ito namang FITI na to, na-establish siya noong 1955. So ganoon na katatagal, no? 1955, and guys, maniwala kayo sa akin, yung FITI tsaka yung Guangdong Direct Detection Center of Microbiology, parehas silang grabe ho. Hindi lang sila facility, Boss Joe, Doc Vic, ADR. Kung hindi, they comprise of doctorate degrees, scientists, master in microbiology, chemistry. So kumbaga, sila talaga yung nag-a-analyze ng microorganisms or experts sa microbiology when it comes to contamination or when it comes to yung human health crisis condition. Kapag, kunwari, isang product, baka pwedeng ma-infect yung tao. So, dito ako natuwa lalo kasi yung itong mga tatlong world-class laboratories na to, super credible sila. Even if you research it, you research it in Google at saka accredited sila ng North American at saka European laboratories when it comes to product standard and safety. Yun po. Tama po. Tama po. Yan po talaga ang mga... Kasi Doc, important ang ano eh, guys eh. Important talaga is the yung mga world leading testing facility eh. Kasi yan yung mga may experience talaga. Nakita ko nga sa mga comments kanina, may nagsabi, wow, sobrang sikat yung SGS. Di ba? And honestly, alam natin, alam nyo guys, China and Korea, grabe na ang mga facility nila. Ang science nila, grabe na. Sobrang advanced na talaga. Kaya boss, walang pwedeng kumwestiyon kasi napaka-credible po nitong mga testing centers ito. Wala na pong pwedeng masabi pa sila. At kapag sila eh talagang magre-react pa sa ating papers ngayon, questionin nila yung SGS, FITI, tsaka Guangdong Detection Center. Tsaka hindi lang yun, Doc. Bukod sa credible itong tatlong to, we have the data. O, diba? Slang, diba? Data. To support the facts. Data. 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 Sige, Doc. Tuloy tayo, Doc. Apo. Sige. So, ito. Ito na. Simulan tayo sa FITI. So, ito yung unang tanong na sasagutin natin. Kaya ba niyang pumatay ng bacteria? So, ito yung test report. Andyan po yung report number kung kailan ginawa ang test. At ito po yung kanilang ginawa. So, para mas maintindihan nyo yung aking i-present na report, ano po, may makikita po kasi kayo yung colony forming units. Ano po ba yung colony forming units? Ito po yung pag sinabing colony ng mga bakterya. So, grupo ng isang bakterya, sila po ay tumutubo. So, meron silang special plate. Meron kaming sa laboratory, meron kaming isang tinatawag. Mapakita mo yan, Doc, di ba? Yung special media, plate. Apo. Yung media, ang nakalagay po doon, agar. So, ang tawag po doon, agar plate. Doon po namin pinag-aaralan yung pagdami ng mga bakterya. So, ang mga bakterya, pag nakita nyo po sa plate, ano po sila? Grupo-grupo. Meron po silang isang grupo. So, yung isang bilog na yon, isang colony. So, ang binibilang po, kasi imposible yung boss, bilangin bawat isang bakterya. Ang hirap nun. So, binibilang in the form of colony forming units. Okay, so ganito po itsura nun. Ayan. Yan po yung plate. So, sa plate, merong agar at dinadilute po yan. Kinahaluan po ng medium para po gagawing times 1, tapos times 10 hanggang maging times 100. Kasi mas madali pong bilangin ang colony sa times 100 na dilution. So yung times 10 plates is suitable for counting hanggang mas maganda yung times 100. Okay, yan po. So yung log notation naman, so dahil sobrang dami nila pag binibilang mo yung colony forming units, eh
para po inyo isulat lang po yun. Makikita nyo, 10 to the first power. Diba? Inaral natin yan nung ano bang math na ating subject yan na sa 10 to the... Sa physics, pinag-aralan po natin yan. Sa chemistry, pinag-aralan natin. Ano? Exponential power. Apo, yung 10 to the first power, second power, ayan. So, yung logarithmic, logarithm, di ba? So, ganyan po isinusulat yung result. Okay. Ano yung tsura niyan, Dok? Ito po. So, ayan. So, ganito po yung traditional way kung paano bilangin yung colonies. So, kung ano yung mga dot-dot na yun, Dok? Yun yung bacteria? Apo, yun po yung isang colony ng bacteria. Ang colony ng bacteria, okay? Mga dot so, na yan, okay? Sa isang colony, million-million po ang laman niyan. Million-million ang laman ng bacteria. Millions of bacteria. Okay, okay, Doc. So, yung isang tuldok, yung isang tuldok, ibig sabing million na 'yung laman nun, Doc? Apo, isang colony. Grabe, po 'yun. Grabe, no. Kaya ang hirap 'yung bilangin 'yon, kaya nga isang colony binibilang. So, yung po binibilang, so makita nyo itong scientist, merong counter sa kaliwang kamay, tapos 'yung pen binibilang niya isa-isa 'yan, nilalagyan niya po ng tanda 'yon para masabing nabilang na po niya 'yon. Kasi minsan malilito ka, nabilang ko na ba to? So tinutuldukan po niya yan, tatandaan, para masabi, nabilang na yun, nadaanan niya yon. So bibilangin niya po yan. So ganyan po yung counting colonies. Okay? Yan. So, yung E. coli, nabanggit natin na yan po yung isa sa mga gram-negative na bacteria. So paano po ang ginawa nila? So, yung isang plate, so meron pong unang-una, before the test was done, binilang po nila yung colonies dyan, lumalabas po, merong 960,000 colony-forming units bago nila isagawa yung test. So, itong plate na to, ang ginawa po nilang method ay yung direct contact method. So, ano po yung direct contact? Talaga pong nakadikit yung copper mask doon sa mga bacteria. So, paano ginawa? Imagine niyo po yung, ano, yung plate ay para siyang muffin. Nakita yung muffin, yung papel, tapos naka-alsa po yung muffin, di ba? Sobra. Yeah. So, yun ngayon, yung agar na yon sobra po dun sa rim noong plate. Dok, kaya, dok, mga bacteria din yon yung mga dot-dot-dot na yan? Opo, yun po yung colonies. Ito yung actual test natin, di ba? Opo, actual test na po yan. So, yung pong disk na yan, ibinaliktad po yan kasi nakasobra nga po yung ano, sobra po yung alsa ng agar. Ganun po talaga direct contact na method. Ibabaliktad po yan sa copper mask. Ito po yung copper mask natin. Nakadikit po siya sa copper mask. So syempre yung copper mask, bago siya dikitan, i-disinfect muna po siya. So kailangan malinis sa malinis, walang mga bacteria po doon. So idilikit po siya doon and then naka-retain po yan for 24 hours or more, depende po sa test na gagawin. So initially, 960,000 ang colony forming units. After yung colony form, 960,000 bacteria yon na colony form. Okay. Apo, yung colonies. So mas maraming bacteria, boss. Kung halimbawa, yes. Imagine natin, for example, for computation purposes, sa isang colony, 1 million na bacteria, halimbawa. So 960,000 times 1 million mo pa. Yun ang laman noong isang colony. 960 billion ata yun? Oo, magganon. So, yan po yung ginawa. So, 960,000 colony forming units. Yeah. After 24 hours lang, tiningnan po nila yung plate at yung pong disk ay natira lang po ay 400 lang ang nabilang na colony forming units ng E. coli. So ibig sabihin po, boss, 99.99% ng E. coli napatay noong copper mask. Ang copper mask. Okay. Wow, grabe yan, Doc. Mula 960,000 naging 400 lamang yung E. coli after just 24 hours. Parang 2016 election. Doc, ibig sabihin after 24 hours, million ang boto, naging ano na lang, 400. So, ibig sabihin, ba yan, Doc? Sa politika to si Doc. Kaya nga. Doc, ibig sabihin, namatay talaga. Namatay talaga.
Opo, ayan, ayan yung actual po yan, ha? Yan po yung actual plate. Yan so, po yung actual plate ng FITI. So, ibig sabihin neto, Doc, sa ordinary condition, kapag ako ay nakasuot ng copper mask at may dumikit sa akin na E. coli na bacteria, mamamatay siya talaga upon Opo. Contact. Opo. Ang ganda, no? Totoo talaga yun nga, yung microbial natin. Yun nga po, 960,000. Imagine, isang plate. Eh, ito naman, pag sinuot mo, hindi naman agad 960,000. Eh, di, totally patay. May tanong natin. Ako, Dok. Opo. Hindi ba kahit saan naman ilagay yung bacteria in 24 hours, magiging mamamatay din siya, magiging 400 na lang din. Na yung what I mean is, yung 960,000, kung ilagay mo lang sa normal na table na bacteria, baka magiging 400 lang din siya. Ay, hindi po. In 24 Nadami hours. Po siya. Baga po yung siya natural po. Death, boss. Ano? Natural death. Ay, hindi. Baka natural siya. Death din siya. Hindi po in 24 hours hindi mamamatay ng ganun. Oh. May mga certain conditions pero not 24 hours. Hindi po ganun kabilis. Kapag iniwan nyo lang po. Ang galing, Doc, kung ganun. Patay talaga, 99.9%. Siguro kung magdududa ka pa niyan, nako. Di ba? Magdududa ka pa sa ganda ng copper mask, nako. Eh, inisip ko nga, boss, magastos nga lang eh. Oh. Lahat ng PPE na sinusuot ng mga frontliners sa hospital ay naka-copper, may copper infusion. Definitely talagang mahal yung test na ginawa na to. Opo. Yung copper mask, ano pa lang po yun, sa mukha pa lang yun. Eh kung yung po ay suot-suot ng lahat ng mga frontliners, walang makakaligtas, walang makakapasok. Oo. O next, Doc, bali, okay. Mas naiintindihan ko ngayon, Doc. Okay. So, ayan po. Actual po ito, boss, ha? So, this actual po photo, sa, no? This actual photo. Actual po yan. It's a left side. Apo, left side po. Ito po yung before copper mask exposure. Tapos, ito po nasa right side. Ito po yung after copper mask exposure. 24 hours lang po ito, boss, ha? 24 hours lang. So, makikita nyo kung gaano ka-effective pumatay at may kakayahang pumatay ang copper mask. Okay. Yeah. Grabe yan, boss. Yeah. Grabe. Ito na, boss, yung ano, inaantay natin. Ito na yung validation for ano, antimicrobial. Nakaka-believe talaga, Doc, sobra. Yeah. Itong picture na lang to. Powerful ito, guys. Screenshotin nyo na to. No, powerful itong picture na to nakikita natin. Lalo na kapag pagka-picture nyo, kasama kami yung dalawa ni Boss Joe. Ay, mas powerful. Iyon! Pasok, Doc. Pasok. Penetrator. Pag in-screenshot, kasama kayong dalawa ni Boss. Okay, next po tayo. So, penetrator ginawa pa naman. Din po yan. Ginawa din po yan sa Staphylococcus aureus. Parehong procedure. So, itong Staphylococcus aureus, kapag nakita niyo po sa microscope sa ano yan, sa slide under the microscope, ang itsura po niya parang grapes na kumpul-kumpul. Yun po yung ano yan, bacteria din yan? We're talking about bacteria? Bacteria okay. Po ito. Bacteria. Ito po yung sinabi ko kanina na nasa air lang, nakukuha din natin. Nandiyan atin po sa mga nasal at saka po sa mga respiratory passages. Yeah. Sa skin. Ayan, yun po yung mga nagkukos ng pigsa. Tsaka mga sakit-sakit sa ulo ng mga bata. Yeah. Hindi lang, at saka ng mga tanda na rin. Okay. So, initial test. So, nakita nila. So, yung agar plate, iniwan lang dyan sa laboratory, inanin nila sa hangin. At sa unang test nila, meron silang nabilang na 14,000 colony-forming units after 24 hours. Okay? Yeah. So, iniwan pa uli nila for another 24 hours. At nag-increase yung number. So, para maging control po nila. So, from 14,000 colony-forming units, tumaas halos doble, naging 27,000 CFUs after 24 hours. So, dumami. After 24 hours, after po niyan, the same method, direct contact, idinikit po yan sa ating copper mask. So, after 24 hours na nakadikit po siya sa ating copper mask, namatay po from 27,000 na colony forming units, naging 40 na lang, boss.
naging 40 CFUs na lang. So, ibig sabihin, namatay 26,600. Namatay yung 26,600 na CFUs. Ibig sabihin, 99.8% ng mga colonies namatay. Wow! So, ito po ay gram-positive bacteria. Grabe. Doc, ano difference nung kaninang tines na bacteria versus dito sa bacteria na to? Boss, sila po usually yung mga gram negative, ito yung mga malalang sakit na naidudulot eh. Pero meron din mga malalang mga bacteria na gram positive. Boss, difference lang nila yung sa kanilang cell structure. Ang mga cells po ng bacteria kasi may tinatawag na cell. Pero Doc, bakit kailangan nilang dalawang bacteria ang i-test ni FITI? Kasi po, boss, baka itong kapermas natin, baka gram-positive lang ang pinapatay. E di pati dapat gram-negative. Ah, kasi dalawang klaseng bacteria. May gram-positive at saka gram... Gram-positive, negative. Gram-negative. Okay. Okay. So, pareho po silang dapat na i-test para patunayan na talagang both gram-positive at gram-negative kayang patayin ang kapermas. Effective sa dalawang gram. Eh, from 99.8% sa gram-positive and 99.9% naman sa gram-negative. Eh, okay. Wala na hong makakala. Ano ibig sabihin ng gram-positive at gram-negative, Doc? Boss, yung nga po yung reaction nila sa para ma-identify po namin yung bacteria. May difference po kasi sila sa cell wall. Yung cell wall, iba po yun sa cells natin. Sige. So, sa bacteria po, yung envelope nila, yung pinaka-cell. So, basta dalawang... Yung paligid po nila. Hindi ko na kayang intindihin. Apo. Next time po, ipapaliwanag ko ano yung gram-positive, ano yung gram-negative. Ano po kasi... Scientist ako. basta po yun, may difference po sa components ng cell wall. Yung cell wall sa labas. Kalabas po ng cells ng okay. Mga bacteria. Okay. So kapag po pagka po nakuha nila yung kulay blue na dye, yun po ay magiging gram positive. Kapag ka po yung pink na dye or yung red dye ang ginamit, nakuha po ng cells, ibig sabihin gram negative sila. Yeah. Ayan. Yeah. Sige, Doc. So, tuloy, Doc. Ako. Yan. So ito uli. Ito po ay actual na pictures from FITI. Yung before exposure sa copper mask at saka po after exposure sa copper mask. Yan po, staphylococcus aureus, gram positive. Kaya po, boss, unang nakita ko itong result ito, talaga pong kinilabutan ako na talagang magpapatunay na very effective po itong copper mask natin na yeah. Sinasabi actually, na actually, wala. Kinilabutan din ako sa gastos, Doc. Boss, talaga pong napakamahal ng magpa-test sa kahit yeah. Na po dito lang sa atin. No? At kasi may sinasabi sila na plastic lang yan. Kasi nga naapektuhan yung kanilang mga mask. Pero ito po, magpapatunay na very effective itong ating copper mask. Okay? Yan. So next po tayo. So, yan po. Ito naman, SGS, boss. Iba naman to. So, nasagot natin, pumapatay ba ng bakterya? Check. Check. Pumapatay. Ngayon, itong SGS, sasagutin naman yung ikalawang tanong natin, safe ba yan sa magsusuot? Wala ba akong malalanghap? Kung suotin ko ito ng 24 hours, wala bang magiging masamang effect? Hindi ko malalanghap yung copper? Parang ganun, Doc? Apo. Kung may mga masasamang components po ba itong copper mask natin? Yes. Chemical o heavy metal na masama. Apo. So, ito yung ginawa ng SGS. Very credible din po ito na laboratory, testing laboratory. So, ano po yung lumabas sa results nila? So, una, tinest po nila for heavy metals. So, yung mga top heavy metals na nakasasama sa kalusugan ng tao. Ito po yung cadmium, lead, mercury, at saka po yung chromium. So, ito po ay malimit, ginagamit din sa mga industries. So, ito po, kahit hindi po sa mga industries, nasa hangin din po natin to. Yung ating pong hangin ngayon ay polluted na polluted, nakakakuha po tayo ng ganito mga heavy metals na nagdudulot ng mga malalang sakit tulad po ng cancer, tulad po ng ating mga nararamdaman ngayon, mga chronic diseases, arthritis,
heart diseases, stroke at marami pang iba kapag ito po ay nanatili po sa ating katawan. So, lumabas po sa test ng SGS, makikita nyo po sa right side, ND. Ibig sabihin po, not detected. Wala po kahit kaunting-kaunting mga parts or units na itong mga ng mga heavy metals ito ay na-detect po sa ating copper mask. Wala. Okay. So next part, pinag-aralan po nila, tinest po nila kung yung bang ating copper mask ay merong flame retardants. Ano po ba itong mga flame retardants? Ito po sorry, yung Doc, tawag doon. Ano? Flame. Apoy. Flame. Apo. Flame retardants. What does it mean, Doc, yung flame retardants? In layman. Ito po yung mga components na ngayon po lumalabas sa mga ginagawang kesame para hindi po siya masunog. Ito po yung din mga sangkap na ginagamit sa mga fire extinguishers. Yung, yung kulay puti na lumalabas po sa mga fire extinguishers, meron po mga components na ito. Sa soft drinks nga lang po, boss, merong iba niyan components sa soft drinks. May flame retardants. Hindi rin yung iniinom ng soft. Opo, opo. Yung nasa fire extinguisher, minsan nasa soft drinks? Meron pong component doon. Opo. So, tinest po nila uli yan at makikita nyo po nakalagay din NB hanggang sa kabila po. Ayan, flame retardants din po ito, NB. Not detected. So, nasagot natin yung wala po siyang heavy metals, wala po siyang flame retardants. Safe na safe po sa ating kalusugan. So, ito pong ating copper mask ay safe pong gamitin kahit po pang matagalan. Kahit po isuot nyo nang natutulog. Hindi po kayo makakalangap ng masamang component. Wala. Wala po. Wala. So, yun po yung maganda sa na-test ng SGS. Okay? Yan. So, eto boss. Ito yung pangatlo na test na ginawa. Ito yung sinabi sa akin ni... Ito yung medyo nabaliw rin ako eh. Apo. Boss, ito po yung actually test ang tawag dito, copper mask filtration test, pero ito po yung penetration test na tinatawag. Diyan po ako expert, boss. Sa penetration ng pag-uusapan, expert ako diyan. Tama, nako Doc, tama 'yon. Kasi basketball player nga po ako, elementary high school star player ako. Boss, nakaka-penetrate ako kahit kanyang kalalaking mga bantay ko kasi laki ni ADJ tsaka ni ADR. Nakaka-penetrate ako. Oh. Kahit gaano ka, kahit gaano kasikip. Opo, kahit gaano kasikip na pe-penetrate ko. Yan. At boss, nabigyan ako ng award nung ako nag-aaral sa medisina. Ano 'yon? Magaling din ako mag-penetrate. Best po akong mag-shoot. Shooter po ako. Okay, shooter. Saan? Yung IV. Mga IV. Apo, pagka po yung ibang ibang doctors at saka mga interns, clerks, nahihirapan, nagrereklamo ng ibang pasyente. Nakaranas ba kayo ng ma-hospital? Tapos hindi mas makuha-kuha yung pagsusuotan ng IV? Boss, ang panahon ko, nabigyan po ako ng award na most outstanding med. Apo, modesty aside, nabigyan po ako niya na best shooter ako. Kasi, yo, talaga lang. Nakakalam si Doc. Nagtuturo po kasi ako anatomy physiology. So sa anatomy, alam ko yung kung paano sundan kung saan pupunta yung ano, yung ugat. Kaya nape-penetrate po agad yung. Ikwento mo na to, Doc. So ayan. So ito, boss, ito. Hindi bakterya ginamit dito, ha? Virus. Yeah. So, ito po, mapapatunayan na hindi, kung hindi man pa agad natin napatunayan, meron pong boss ha, meron pong gusto ko lang mabanggit din sa ano, ayoko sana ma-preempt, pero si Boss Carl hindi papayag na mapatunayan na talagang pumapatay ng virus to copper mask. Pero, ito unang lumabas, yung penetration test, nakakalampas ba yung virus sa magsusuot ng copper mask? Ito po, boss. Ang ginamit na virus, yung bacteriophage T4. Ano po ba yung bacteriophage? Pag sinabing bacteriophage,
ito po yung bacteria na nag-i-infect ng ito po yung virus, sorry. Virus na nag-i-infect ng bacteria. Yun po yung tawag doon, bacteriophage. At ang ginamit po dito na host cell, kasi boss, hindi natin pwede pang magamit yung ang host cell ng tao. Usually po ang ginagamit sa ganitong mga testing dugo ng hayop or cell ng hayop. Siyempre hindi pa natin makita sa tao yung COVID-19 virus. So ginamit po dito sa test na ito, which is representative of all viruses. Kasi po yung pong virus hindi naman natin matetest na kukuha tayo ng dugo ng hayop o gagamit tayo ng cell ng hayop, hindi pa. So ang ginamit po dito na test para patunayan lang kung nakakalampas yung virus, ito pong bacteriophage T4. Ito po ang nag-i-infect na virus sa E. coli. Kaya po ang ginamit na host cell, E. coli. Boss, hindi mabubuhay ang virus kung walang host. Kung walang host cell. Okay. So ito, virus test ito, kung makakapenetrate, Doc, yung virus sa copper mass. Apo, bakit virus, bakit po virus ang ginamit sa penetration test? Bakit hindi bacteria? Kasi boss, mas maliit ang viruses kaysa bacteria. Yan po yung pinakita ko na po sa ating mga... Okay, ganun yun, Doc. Kaya, virus ang ginamit sa filtration test o pag-penetration test, no? Dahil mas maliit pa ang virus kaysa bacteria. Tama po. Kasi kung bacteria gagamitin, So virus test ito ng penetration kung makakapasok ba sa ang virus sa copper mask. Apo. Okay. Apo. So they made 3 tests. Meron pong 3 tests silang ginawa. Apo. Na depende po sa dami ng virus count. So sa mga sa mga viewers po natin, tingnan po yung number 1, 4.1 times 10 to the 4th. Sa number 2, 5.6 times 10 to the 4th. At saka po yung number 3 ay 6.9 times 10 to the 4th. Yun po yung virus count. Yeah. Okay. So, after po na mag-direct contact yung pong viruses sa ating copper mask, binilang po nila yung virus count after contact doon sa copper mask. Lahat po ng test 1, 2, and 3, nabilang po nila na less than 1 lang po. Less than 1 ang na count ng viruses doon sa copper mask. So ibig sabihin 99.99% nabablock yung viruses sa atin pong copper mask. Hindi po sila nakaka-penetrate. Si Doc Vic lang po ang nakaka-penetrate. Yeah. That only shows, Doc, na talagang pag nagsuot ka ng copper mask, safe na safe ka talaga against bacteria and viruses. Safe na safe. Hindi, totoo yan, AD. Kasi meron akong mga face mask dati nung sinuot, nung wala pang copper mask. Yung cloth, no? Cloth mask, at saka yung iba yung parang surgical, na ang problema kasi sa cloth, once na napawisan ka, o kaya nabasa siya sa labas, mararamdaman mo yung basa sa loob eh. Ganon din sa surgical eh. So, pag nararamdaman mo yung basa sa loob na mukha mo, ibig sabihin, nagpe-penetrate siya, Doc. Opo, ibig sabihin, yung mga fibers nila, lumuluwag. Tama. Lumuluwag. Ang liliit lang ng mga viruses. Diba? Micron, yung binanggit nating mga sizes nila, nanomicron. Sobrang liit nun. At saka para ma-educate din natin yung mga nanonood, no? Na syempre suot natin yung copper mask. Sabi nga natin, yung mga bacteria, mga virus na sa labas yan. Nakakalimutan natin na yung bibig din natin sa tagal-tagal tayo nagsasalita, nagkakaroon din siya ng bacteria. Tama? Tama po. So pag ito tumalsik doon sa filters natin ng copper mask,
at tumama rin siya sa copper mass film mismo sa loob ng bibig, pinapatay din niya yung bakterya. Yes. Apo. Ganda ng produkto natin, Doc. Apo. So, Doc, 19... well, boss, sir, nalimutan ko lang banggitin na itong test naman na ito ginawa sa Guangdong Detection Center of Microbiology. Isa po sa leading laboratory for this kind of testing. Tama, tama. At saka, ang maganda dito sa live natin na ito is that na-educate natin yung mga nanonood na basically, we should listen to the facts. Tama, di ba? Yung research data or data na pinakita natin, this is actually, hindi mo siya pwedeng i-argue. Eh. Kasi una, credible itong mga research facilities. Pangalawa, nagpo-prove, hindi lang tayo puro hype na antimicrobial, antiviral, etc., na 100% blockage, hindi to hype. So lahat ito may pinanggalingan at meron tayong tinatawag na we have the evidence now to show na ito talaga ay proven. At saka Sir ADJ, ADR, ako po bilang medical director ng company at saka po kahit na po sa ibang hospitals, hindi ako pumapayag na, hindi po ako papayag na basta sinabi lang. Eh, ang mga doctors po, evidence-based, kailangan talaga ng ebidensya. Tama, doc. Sinabi yan. Ito, malupit na ebidensya po ito, doc, dahil kilalang mga mga facilities or yung mga companies na research and based technology, talagang advanced na advanced sila sa ganitong sistema po nung Pag recap natin to, Doc, no? Pag inanalyze ko, titignan ko lang yung live natin. Pag inanalyze ko is meron tayong sa filtration and meron tayo sa bacteria na pumapatay ng bacteria. Am I right, Doc? Apo. Apo. No? Sige. So it's 99%, no? Na 99. So in short, Doc, can I use the term na nabablock niya yung we have science-based test results ngayon na nabablock ni copper mass through this test 99.99% ng viruses and bacteria as well. Masasabi na po natin gano'ng... Kasi mas maliit ang... Plus pinapatay ng copper mass ang bacteria. Tama po. At tama. Safe so, na safe. Safe na safe dahil wala pong mga heavy metals, walang pain retardants. Plus, may safe. Okay, nagigets ko na. Oh, maganda pala to, Jeff. Oh. Guys, sa All Brave Streamers, sila Chell and Badong, magawa kayo ng mga poster na to market na and yung facts na nangyari na to na, di ba, Jeff, na kada poster, di ba, parang check, 99.9% can block viruses. Di ba? May isang poster tama na ganito. Kaya matutulungan natin lahat ng community, pati yung buong Bravest Dreamers. Nakuha niyo yun, Chell, Badong? Yes, mo, boss. Parang isang follow, 99.99% can block. Di ba, Jeff? Isip ka nung eye-catching na ano, na... Yeah. Diba? Tapos lagay natin dun sa baba yung test result. E de, mapaproud yung mga online franchises rin ng Copper Mass, diba? Tama. Tapos po, meron ding safety test, diba? May isang poster din, ganun. Tapos may poster din tayo nung 99.8 copper mask can kill bacteria. Di ba? Tapos meron uling factors, may reference number. Ilagay niyo yung reference number, Jeff, nung test natin. Ilagay natin yung reference number dun sa poster para kung gusto mang nung mga bashers hanapin yung test number na ginawa sa FITI, Doc, di ba? O sa Guangdong plus SGS. Pwede sila mag-inquire doon, mag-email sila, di ba? Apo. Tama, di ba?
Yes po, boss. Tama po. Marketing, Badong, nakuha nyo, Chel? Yes po, boss. Ganon yung approach, tapos bold yung photo. Yeah, yung title, di ba? Anyway, Doc, thank you. Ano bang next natin, Doc? Boss, yun na po yung, ano, yung last na slide natin. Yan na yung last na slide? Opo, eh, papakita pa ba tayo, Mark? Doc, thank you, ha? Thank you sa time, ha? Anything po, boss. Basta ikaw po, boss. Food hub po. Tayo? Food hub operational po. Ah, okay, mga food hub. Okay, okay. So, si Chel, pasta po muna kasi magkukos si Chel ng ano eh. Ayan. Ayan. Screen share ko na po, boss. Oo. Sige, ha? Hold on lang, ha? Hold on lang. Jeff, take over lang. Yes po, boss. Doc, naku, maraming salamat talaga. No? Grabe. Sabi ko na nga ba, eh, di rin eh. Ito yung massive breakthrough na yes. Announcement natin for today. Talagang ako mismo, ha? Grabe, no? As in talagang, alam mo yung confident, eto nga, oh, tingnan mo, oh. Buti na lang, meron ako mga personal use na copper mask. Oh, di ba? Tingnan mo yan. Wow. Oh, di ba? Iba-ibang kulay. Diba? Ako naman, siyempre, okay. Yung no hole, di ba? Yan! Oh, di ba? Eh, lalo na ngayon, no hole na tayo ngayon, di ba? Yes. So, ako ibig sabihin, ayan o, Doc. Ayan o, di ba? Wear it proud, show it proud, copper mask. Guys, no, ilabas niyo yung mga copper mask natin na talagang we have to wear it proud talaga. Bakit? Hindi po siya hype. It's actually proven, no? So, ito po yung mga datas na pinakita natin sa inyo. Proven na po siya talaga. Scientific. Maganda pala itong ano, no? Yung army green ba to? Maganda AD, no? Malamig sa mata. Army green, no? Time, saka, promise natin sa kanila, guys, ano? Promise natin sa kanila, makikita nyo yung commitment natin na yung mga research, guys, pupush further pa natin yung research. Pasensya na kayo, may tumatawag lang ako kasi merong kailangan ng gamot sa COVID. Kaya, okay lang po. Okay lang po. Dito na raw yung buhay. Wait lang. Okay lang po. Pakita niyo yung food hub, guys. Pakita natin yung food hub. Mag-update lang tayo ng food hub. Sige. Yung sinasabi lang ni boss kanina, well, guys, na hindi tayo titigil, patuloy tayo mag-innovate sa mga testing sa products natin at pagagandahin natin lalo para po sa atin to. Okay. So ngayon, let's go to the operational food hub. Oh, AD, speaking yes. of food hub, Doc Vic, ito no? Na, oh. Oo. Ito yung, kasi nga ganito, no? Every time na nag-ano kami na Shoplink technical training ng Showmaking, tuwing 8:30 ng gabi, every Wednesday at saka Friday, ang dami na excite, AD. Bakit? Kasi parami ng parami ang mga serviceable areas. Tama, yes, di ba? And correct. Most of them are food hub. Ngayon, nung na-realize nila kung gaano ganda yung food hub, halos lahat ng online franchise operator ng TokTok gusto na rin mag-food hub kasi dagdag kita to. Okay. So dito, kung mapapansin nyo, these are the official food hub, official operational food hub right now na meron tayo, yes, that is ready to serve more and more locations here in Luzon. Kagaya nito, Bacoor, Cavite, we have Cainta Rizal, Santa Rosa, Laguna, Giginto, Bulacan, Lipa, Batangas, halos lahat na. Kung nasaan kayo ngayon, di ba? We have Malolos, Bulacan, again, Imus, Cavite, Batangas City, Lucena City, Tiaong, as far as La Trinidad, Benguet, meron rin tayo sa Orani, AD, Doc Vic, yes. Orani, Bataan. Apo. Wow. O, di ba? Legazpi meron, City, Albay. Oo. Meron din kaya, sa Victoria, Tarlac. Uy, doon ako lumaki, ah. Oh, tingnan mo yan, Tarlac na rin. Mm-hmm. Ayan, no? Ilocos Norte, may nakikita pa ako. Ilocos Norte. Ay, ito, Orbis Tondo, Pangasinan. Papunta na ng Baguio yan, Orbis Tondo. Oh. Vegan, Manawa. Ilocos Sur. Oh. Ayan yan. Kaya guys, ayan yan, kakatapos ko lang. Oh. Ano na, Ilocos Sur, mga food hub natin. No? Ganyan na yes, kadami. Opo. Nueva Ecija, meron boss. Tayo, Kabanatuan. Boss, ito malupit. Badok, Ilocos Norte. Ang layo na niyan. Mm-hmm. Diba?
Okay. ADJ, may suggestion lang po ako. Ano yun? Baka pwedeng i-group sila into regions para madaling puntahan o madaling hanapin. Hindi, ano, by city. No, by city natin. Anyway, nasa drop down naman 'yan, Doc, sa ano, sa food ha, sa shoplink, nasa drop down naman 'yan kapag nag-purchase sila. Pag ako na papunta sa Lucena, tatanong ko kung nasaan. Meron tayo sa Lucena, dalawa, isa sa Lucena at saka isa sa Sariaya, Doc. O, diba? Di para pag ako nagutom, bibili po ako ng ano, ng products. Tama. Ako nandoon. Tama. Actually, to be honest ha, ngayon ko lang nakita na sobrang dami na palang food hub ngayon. Kamsur, Sipokot, Nabua, Kamsur. O di ba Malvar, Batangas, ito pa. Yung mga ano natin, yung mga malalayo. Paete, Laguna, Doc, napakasarap ng lansones nito. Ay, siyempre, basta Laguna. Okay. Yes, boss. Next slide tayo, Badet. Wala ba sa Visayas, Mindanao? Sa ngayon, wala muna. Wala pa dahil sa ASF. Opo. Boss, ito lang po yung naibigay na slide. Balik na sa akin yung ano, para sa amin nila, Sir Jeff, yung ano, para mag-wrap up na tayo, kakain na rin yan sila. Guys, yung guys, pinapakita lang namin yung to all online franchises, no? Yung mga food hub natin is, kumbaga, we're expanding, growing. Actually, pagka natapos na yung ASF o yung, Doc, ano bang ibig sabihin ng ASF? Itong virus na nakakamamatay sa mga excuse me, African swine flu, bro. Sa swine flu. African swine flu. Pag nawala na yung ASF, hopefully by end of the year or next year, dahil nga bawal pang i-ship ang mga pork sa Visayas, Mindanao, eh lalong makakapag-expand yung online franchising business ninyo, guys, or natin. So, that's why very important na na-appreciate at ginagawa niyo yung negosyo, hindi lang Tok-Tok, hindi lang Copper Mass, hindi lang Calvitsi, kundi pati yung mga food products natin. Kasi dito mo lang may experience na in one franchise, in one franchise, guys, meron ka ng food, meron ka pang delivery service, meron ka pang health and wellness, 'di ba? And guys, dito lang 'yan sa atin. So, kaya ang what I'm trying to say is gawin niyo lahat ng aspect ng negosyo. Huwag lang kayo mag-focus sa Tok-Tok, gawin niyo rin yung sa Calvitsi, sa Copper Mass, sa Barley, sa ayan, no? Yung favorite kong Good Leaf coffee. Yan, sarap nito, totoo lang. Pag ininom nyo to, huwag nyo dadamihan ng tubig, ha? Nagbibiruan nga po madalas. Pag konti ang tubig ng kape, ibig sabihin, mayaman daw yung iinom. sabi sa akin, Doc. Di ba? Kaya... Tama, boss. Eh, favorite ko yan. Tapos, itong mocha, itong Good Leaf mocha natin, itong Good Leaf mocha natin, guys, haluan nyo pa to ng additional full cream milk. Sarap. Tapos parang i-shake niyo. Nako, sarap talaga. And of course, guys, yun yung sinasabi ko na being a businessman, being our business partner, very important na i-maximize yung negosyo niyo. Katulad niyang Shawmai King, alam ko unti-unti nang na-enroll lahat ng mga yung 80 plus food hub. Direct link na yan sa shop link natin. So, pwedeng dun naman galing yung mga deliveries sa areas na mga yan. Kung Lukban, Quezon man yan, dun naman gagaling, magde-deliver na. Dun na mismo manggaling. Diba? At Tok-Tok na rin ang gagamitin pang deliver. Diba? Pa-confirm yan kung ilan na, guys, marketing. Kung ilan na yung na-enroll sa shop link na food hub. Para alam nyo, guys, eventually, nationwide lahat yan, naka-online franchise ka, lahat ng umu-order, kahit sa Philippines, order sila, nandyan ang food hub sa Marawi,
May Food Hub ka ng Showmaking sa Marawi. May Tok Tok. May Tok Tok Riders. May umorder sa Shoplink mo. Mula dito sa Food Hub, kukunin ni Tok Tok Rider, de-deliver na doon. Ikaw, komisyon ka na. Yun yung vision namin ni VP ng buong management. Na lahat ng Food Hub, eventually, na kapalibot lahat ng Tok Tok Riders doon. Di ba? And of course, syempre, yung Tok Tok Mall, guys, soon, ayan na, di ba, Sir Jeff, Sir Rene, nilalabas na namin yung mga bagong partners, pati yung mga technology sa mga tech, sa mga laptops, sa electronics. Guys, magugulat kayo sa mga susunod na mga partners natin. Grabe. Grabe talaga. Yung, nako. And sabihin ko na rin ngayon, no? Para alam niyo yung vision. Guys, pati end of the year, by December, dahil yun yung month na napakaraming kumakain, that's the time that we are planning to launch the Tok Tok Food. So, yes. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo, para malaman niyo yung vision ninyo, yung vision ng company, na we will be the first delivery service company na integrated lahat, na merong mall, na merong delivery service, na merong food, guys. At soon, may excite kayo. We are praying and working hard na magkaroon din tayo ng sarili nating GCash, Paymaya, na tatawagin nating Tok Tok Wallet. So, abangan nyo yan lahat this year. May excite kayo. And, nako, baka balang araw, makikita nyo lahat ng mga restaurant ang ginagamit natin. Parang katulad sa China, QR code lang din, Tok Tok Wallet. Wala nang cashless lahat. Para na, alam nyo yung vision, ADR, ADJ. So, this year, yan ang naka line up sa atin. So, kung ikaw nauna kang franchisees o franchisee ngayon, pasalamatan mo na yun, mga nag-invite sa iyo. Kasi yung value ng nakuha mo ngayon, I'm telling you, yung mga ilo-launch pa natin, guys, alam nyo, we're so blessed. Maniwala kayo. Kaya yung mga coach nyo, lagi nyo pakinggan yan. Yung mga coach nyo, lagi nyo mahalin sila. And yung mga nag-refer sa inyo papunta sa business na to, I'm telling you, we will keep on expanding. Magugulat na lang kayo na pagising nyo bukas sa dagdagan yung negosyo nyo. Magugulat na lang kayo pagising nyo bukas sa dagdagan yung opportunity nyo. Kasi kami ni VP, we will not stop creating more opportunities para sa inyo. Diba? At lahat kayong mga nauna ngayon, I promise ko sa inyo, pag launch ng Tok Tok Food at kayo mga nauna ng franchisees, hindi nyo na kailangan magbayad uli ng bagong online franchise ng Tok Tok Food. Pangako ko sa inyo yan. Okay? So, i-embrace nyo yan, guys. And remind ko lang kayo sa negosyo na to, tandaan nyo, you have to learn the business. Bigyan nyo ng panahon, pag-aralan yung negosyo. Kasi at the end of the day, negosyo itong pinasok nyo. Hindi ito casino na parang slot machine na pag naghulog ka ng token, bukas mayaman ka na. Hindi po ito ganun. Ito po yung negosyo. Ang lahat ng negosyo po pinag-aaralan at binibigyan ng panahon. Ang maganda lang po dito, kasama nyo kami sa paggawa ng negosyo. So, and we are very much willing to support all of you guys. Sobrang, kumbaga, yung effort namin tulad sa copper mask ngayon, sobrang pinag-pray namin na magkaroon ng mga ganitong research and test development sa atin. And we want all of you to be proud na yung copper mask is not just a fashionable mask or stylish. Hindi, guys. It's effective. It's quality. Diba? And gusto namin, you have that pride sa inyo na
yung mga boss ninyo, yung mga leader ninyo, yung mga owners nyo, alam nyo na hindi kami papayag mapahiya kayo. Day by day, we will improve para sa ating lahat, para sa inyo. So, guys, so far, wala naman ako nakalimutan, no? Sir Rene, yes, boss. Sir Jeff, and yes, kompleto na, boss. Team, no? Wala naman, Badong, wala ka naman pare-remind. Okay naman tayo. Yes, so far po, boss, okay naman na po. And sa update lang, Jeff, baka meron akong kailangan i-ano na update. So, yun lang, always, ano guys, ha? Again, love your coaches. Attend kayo ng trainings, bigyan nyo ng time yung business. I-maximize ninyo yung negosyo nyo. Makinig kayo sa mga coach nyo kasi may mga tips yan. And secrets, paano sila kumikita ng mas mabilis. Tanungin nyo lang sila kung paano. And if you, guys, sa mga top earners naman natin, yung mga nagtatop, meron tayong mga darating na mga events like season. Meron kaming kine-create para sa inyong mga special feature na malalagay kayo sa article. Di ba, Jeff? Di ba, Sir Jeff, Sir Rene? Tapos magkakaroon tayo ng mga yes, talk show. Magugulat kayo. Magkakaroon tayo ng mga talk show na kayong mga ma-feature. Magkakaroon kayo ng mga interview. So, abangan nyo yan. So, yung mga... Abangan yan. Masaya po yan. Bibigyan namin kayo ng acknowledge namin yung mga success din ninyo. So again, guys, lahat to, gusto ko magpasalamat sa nasa taas for all the blessings. Thank you very much sa trust din ninyo, sa love ninyo, sa tiwala, sa buong management team naman, gusto ko rin magpasalamat. Lalo na rin sa mga team natin ngayon na alam nyo, may mga si GM, nagka-COVID, si GM Rose, yung HR natin, nagka-COVID, right now, si Yen, may COVID, para lang alam ng, ano, and, pero, ang management, lumalaban lahat, di ba? Kumbaga, pag-pray natin, lahat guys, na walang masawi sa atin, walang maging severe, so, kayo rin dyan, mag-ingat kayo lahat, kung ano man din matutulong ko, may nagka-COVID dyan, meron na akong mga biniling ivermectin and Linhua. Mag-chat lang kayo sa akin o pag hindi ako makasagot kay Cathy or kay Yen, okay, makapagpadalang ko kayong gamot sa maliit na paraan, makatulong ako sa inyo. Huwag kayong mahiya, guys, ha? Kumbaga, approach nyo lang agad si Cathy. Yan, si Sir Rene, si Sir Jeff. Kung may kailangan ng gamot, makapadala agad ako agad sa inyo. Ha? Huwag kayong mahiya. Thank you very much. Guys, thank you very much. God bless. Mahal namin kayo ni VP. Thank you. Bye. Thank you, boss. Thank you, boss. Thank bye-bye. You po. Bye-bye. Ayan po, guys. No, maraming salamat. Bye-bye. Pagsama niyo po sa amin together with our President and CEO, Jonathan So. At syempre, kasama din ng ating napakagwapong medical director na si Dr. Victor Escueta, the Penetrator. Yes, the Penetrator. Correct. And also, AD Rene Aison. And talagang napakaganda ng araw na to. Start of the first day of the week. Super good news. Okay, so guys, di na namin patatagalin. Alam ko it's dinner time para sa karamihan. Kayo po'y mag-iingat at maya-maya po magkita-kita tayo sa ating mga online trainings and seminar. Yes, later po, 7 p.m. ano? 7 p.m. Yeah. Tayo po'y magkakaroon ng orientation. Tok-tok online orientation. 10 minutes na lang para kayo kumain. Thank you so much, everyone. God bless po. See you later. Bye for now, guys.